Mga loads, magandang araw sa inyo. So medyo magkukwentuhan tayo about sa kung bakit pumayag si Sir Steve na tulungan ako and also bakit siya pumayag na may connect ako sa TV Joson. Bago natin simulan yung story na yun, meron lang akong request. Yung mga ganitong klaseng video ko, lalo sa mga account ko, na ako na mismo yung nagsasalita at nagkukwento. Kumbaga first person na. Baka naman pwedeng huwag niyong i-download ng isang buo tapos ipopost niyo doon sa mga page nyo. Siguro, i-caption nyo na lang pagkatapos, i-link nyo na lang yung account ko. Feeling ko yun yung pinaka-respectable way na gawin kung sakaling meron kayong gustong gamitin sa mga videos ko. Kasi minsan may nakikita ko isang buo eh. May mga nagtatag sa akin na, grabe naman to, isang buong video mo kinuha. Tapos, pag may nagko-comment na para bang ako din yung nag-reply na ginagawa nila. So, siguro, ang pinaka-ano ron is, i-caption nyo na lang. Okay? So, balik tayo dun sa menu. Gusto kong ikwento sa inyo. So after mangyari ng lahat, 'di ba? Nagpunta nga ako doon sa Miano, kila Sir Steve tsaka kila Doktora Helen, 'di ba? So nagkakwento kami ni Sir Steve. Nabanggit ko rin sa kanya, meron ding mga lumalapit sa akin na baka daw pwedeng magpatulong sa kanya, may mga gusto rin maghanap ng mga magulang nila. So hindi siya nagsabi ng yes or no, pero meron siyang sinabi sa akin na which is alam ko rin naman sa sarili ko, na ganun ako. Sabi niya, the reason why daw na tinulungan niya ako is never daw siya nakaramdam sa akin ng parang naghahabol ako sa pera. Ang gusto ko kasi is mahanap yung nanay ko. Yung iba daw kasi na nakausap niya, may mga mangilan-ngilan siya nakausap. Ang tinatanong daw is, magkano daw yung kikitain nila, magkano daw bibigay sa kanila pag daw nangyari na lahat. Kasi, syempre, kumbaga, gagamitin daw yung istorya. Ugali natin dito sa Pilipinas, may pagkaganon ng konti. So, na-off siya, actually. Kasi, ano ba talaga purpose mo? Kumita dyan sa istorya mo or mahanap yung kung sino man yung hinahanap mo? Ako talaga never ako nagbanggit ng kahit anong ganun. At naramdaman din daw niya sa akin yun na wala sa akin yung bagay na yun. Ang iniisip ko is paano mahanap yung nanay ko. So, isa yung loss. Actually, loss, yung ganyang mentality kasi is napag-aralan ko na yan during my struggle sa buhay. Yung mga tao nasa taas na yan, alam nila yan na pag konting kibot, gusto mo may bayad. Konting salita, gusto mo may bayad. Mapagbilang ka sa mga nangyayari. Kumbaga, lahat kinakalkula mo. Na-off sila dun. And bago sila makarating sa status nila na yun na mas mataas yung estado ng buhay nila sa atin is napagdaanan nila yun. Kumbaga, matatalino sila sa mga bagay na ganun. So isa yun sa mga nakita niya sa akin kung bakit pumayag siya. Alam niyo ba, Lods? Okay, si TV Chosun, malaki rin ginastos nila sa akin. Wala silang binigay sa akin. Talagang wala. Malaki na ginastos nila sa akin. Ticket, boarding lodging, yung pagkain doon, pati yung pasyal. So yung pagkain, credit card, inabot nila sa akin. And also, pwede rin daw akong bumili ng kahit ano. Mga damit kung kailangan ko daw. Pero syempre, hindi. Pagkain lang na normal na pag nakain lang kinakainan namin. Sinasabi nga sa amin, ba't di daw kami kumain sa mga mamahaling restaurant? Wala. Hindi tayo ganun. So naramdaman din nila yun. Kaya nga, hanggang sa huli, binilang pala nila ng regalo yung mga anak ko, ng mga laruan. Dahil natuwa sila na hindi ko sila inabuso eh. So mga lods, meron din kasi ako mga nababasang mga comments about sa, dapat binayaran ka nila ganito, dapat ganito, ganyan. Lods, hindi ganun eh. So bibigay kong example sa inyo si KMJS ah. Si KMJS, lods, bigyan ako hindi niyan. Mas malaki yung nakuha ko sa kanila compared sa nakuha nila sa akin. Alam niyo kung bakit? Yung KMJS na yan, tumatakbo na yan noon pa. Nandyan man yung istorya ko, wala. Kumbaga, dugot pawis na ng mga tao dun ang pinuhunan nila para maging respectable platform sila dito sa Pilipinas. And actually, number one nga sila sa public affairs sa TV. For me, ah. So ngayon, kahit na umuo ako, hindi. Kahit na magmalaki ako, hindi. Aandar sila. Pwede nila akong palitan dun sa time slot na yun ng ibang istorya. Well, maybe, yung istorya ko is medyo mas maganda compared sa iba. Kung magkaroon ng more mileage sa kanila yun, more bonus, more pera, good for them. Kasi, ganun din naman sa buhay eh. Minsan makakachamba ka ng medyo, uy, okay ah. Pero good for me din. Bakit? Dahil maganda yung story ako, kung wala sila, wala naman makakarinig ng story ako eh. Dahil sa kanila, narinig ang story ako, napanood ng mga tao, more mileage din sa akin. So, yung mga social medias ko, naglakihan. Ano nangyari? More followers, di ba? More viewers. So, kumanda yung social medias ko. Mas malaki pa yung nakuha ko. Pero kung pinaresyuan ko agad sila, at medyo na-off sila sa akin, wag na nga lang masyado ma-presyo yan siya, no? Kuha na lang tayo ng iba, di ba? Lagi mo ring isipin na, teka, sino ka ba at sino sila? Sino bang mas may kailangan, di ba? And also, kailangan nila konti yung storya mo, pero mas kailangan mo sila to be heard. Kasi platform nga yun eh. So kung kumita man sila ng more dun, edi good for them. Kasi kung nakita nyo yung pagod ng mga tao dun, sila Ma'am Rich, sila Ma'am Jazz, tinutulungan ko na nga din sila eh, na kung paano nila mapapadali yung trabaho nila eh.
They deserve everything talaga. And si Madam Jess, hindi siya nakarating sa pwesto na yan kung hindi niya napagdaanan yung mga nasa baba bago siya naging successful. Lahat siya naranasan niya yan. Ganun. So, in any other platform din, in any other interviews din, lalo na yung mga number one na mga platform, hindi nila kailangan bayaran ng kagaya ko. Actually, after ko ma-interview sa mga dyan, tinatanong nila, "Sir, paano ba ma-interview kila ganito? Baka pwede mo naman ako ipa-interview sa kanila." Bakit? Gusto nilang i-share yung story nila. Hindi lang para i-share yung story nila. Alam mo na, nararamdaman mo na yung intention nila is para makilala din sila at magamit nila yun. Siguro sa mga platform din nila. Yung iba nga nagbabayad pa para lang ma-interview sila eh. Lalo na pagka, alam nyo na, medyo darating na yung ano, yung election. Oh, so, ayoko nang ganong pag-usapan ng politika. Pero kumbaga, may mga taong ginagamit yung platform nila. Sila pa nagbabayad sa mga nag-i-interview sa kanila. Hindi sila ang binabayaran, di ba? Baligtad. So, sa akin, ang nangyari dito is win-win situation. Actually, mas win pa nga ako eh. Kasi, ako, pwedeng hindi makilala. Sila, kahit ibang ilagay nila doon, kilala pa rin sila, magtutuloy-tuloy pa rin sila. Yun. So, yung mga ganitong klase mentality, Lods, matagal ko na kasi natutunan yan. And maybe, kaya nangyari sa akin to kasi, hinugna ako sa ganyang pagkakataon. Marami ako nababasa na kahit man lang sana ganito, ganyan. Kahit man lang, siguro inisip nyo, kahit man lang siguro 10,000, 20,000 binigyan kanila. Actually, maliit yun. Kumpara doon sa mga nakuha ko because of them, maliit yun. More recognition, lahat. So, kumbaga, parang, yun lang ba yung halaga? Hindi. And they know that. At hindi lang yun. Yung connection na pag dumating yung time na, uy, nagkita kayo, nag-cross yung landas mo. Ah, si ano pala to? Si Julius pala to? O baka eto ngayon, meron tayong pagkakitaan. Julius, meron tayong pwedeng gawing project. Eto, kikita ka naman dito, ganyan, di ba? Kasi alam nilang hindi ka hindi ka mapagbilang. Napakahalaga nun, mga Lods. The reason why nasa taas yung mga yan, kasi alam din nila yon. Alam ko, medyo matalinghaga itong mga sinasabi ko. Minsan mahirap unawain. Pero maniwala kayo't hindi, ang laking tulong nito. So, isa pang example dito, yung palabas ng Pursuit of Happiness ba yun? Yung kay Will Smith. Di ba, yung umutang sa kanya yung isang boss. Walang-wala siyang pera, binigay niya. Hindi niya sinisingil yun. Pero ang moral lesson dun is, di ba biglang binayaran siya na, akala mo ba nakalimutan ko na? Hindi. Matatalino yung mga yan. Alam nila yan. Pag nagbilang ka masyado sa pera. Naintindihan naman nila eh. Na, kumbaga kailangan mo ng pera dahil ikaw yung nasa baba eh. Pero kumbaga, sa kanila kasi, iba yung dating sa kanila nun talaga. Life is unfair minsan, pero you have to understand kung gusto mo pang umangat. So sana medyo nakatulong tong paliwanag ko na to kung bakit si Sir Steve nagustuhan yung tulungan talaga ako. Because of the authenticity na walang halong ibang bagay na gusto kong makita yung nanay ko. Walang halong pera. Hindi ako nagbilang. Basta't gusto ko lang makita ang nanay ko. Yun lang ang sinabi ko sa kanila. Actually, sinabi pa nga nila sa akin, ang laki ng gagastos nila doon, ganyan, na kasi may mga tinatanong ako eh. Actually, tinatanong ko about safety ng pamilya ko. Kasi natatakot ako eh. Tinignan ko yung pupuntahan namin, probinsya. Tapos wala kang pupuntahan sa paligid. Ayun pala, doon kasi nakatira ang nanay ko. So, syempre, natatakot ako. Sabi ko, ba't ang layo po? Sabi ko, wala kaming kilala doon. Syempre, kasama ko yung pamilya ko. Alam niyo, medyo nagdududa na ako. Sabi niya, huwag kang matakot. Basta, South Korea is very safe. Maraming CCTV doon. Hindi ka maano ron. Ganun talaga. Ayun pala. Doon pala nakatira ang nanay ko sa probinsya. At sinabi rin nila na niready namin lahat pasyal ganito. Ang sabi ko nga, hindi po namin kailangan ng mga pasyal, hindi po namin kailangan ng magandang hotel. Kahit simpleng tulugan lang para sa mga anak ko, okay na po. As long as safe kami. Sabi niya, huwag kang mag-alala, kami na bahala. So, yun yung story, Lods. So, sana meron kayo natutunan dito, Lods, ha. Pasensya na kayo na medyo mahaba tong video na to. At medyo malalim at matalinghaga yung mga sinabi ko. Maring iba against sa sinabi ko. Pero pag nangyari sa inyo to, maniwala kayo na, ay, totoo pala to. Yun lang mga lads, okay? Thank you!